Hi everyone, welcome back to my channel. So for today, pag-usapan natin is about investment again. So alam ko, marami sa inyo naghaharap ng investment. Pwede nyo pag-investa ng pera nyo na naipon, just in case gusto nyo siyang padamihin. So bibigyan kita ngayon ng dahilan kung bakit mas magandang mag-invest sa gold kaysa sa mga pagpatuloy mong pagbibili ng mga branded collections mo, like mga bag or shoes. Alam ko, marami sa atin, may maraming bag sa closet, hindi lang isa, madami. Kahit ako, meron din naman akong hindi lang isa, dalawa, tatlo, pero hanggang doon lang ako, hindi ko siya ginagawang collection. So, hindi naman masamang makolekta ng mga bagay, guys, pero ngayong araw na to, bibigyan kita ng dahilan kung bakit mas maganda na ang binibili mo na lang ay gold imbis na mga branded bags or shoes mong collection. So, wag na natin patagalin pa. Number one reason is ang gold. Yung value niya hindi nawawala. So, mula pa noon hanggang ngayon, may value ang gold natin. Ginagamit natin siya noon para makabili ng mga spices sa mga iba't ibang bansa. Yun yung ginagamit natin. Pera, diba? Hanggang ngayon, may value ang gold natin kaya nga tayo, meron tayong mga subasta, meron tayong Cebuana, El Liberier, Tambunting, kasi hanggang ngayon may value siya. So, hindi nawawala ang value ng gold. Hanggat meron kang gold, meron kang pera, ibig sabihin. Number two is, hindi siya mahirap ibenta. Hindi katulad ng mga bags or shoes na kailangan mo pang mag-live selling, kailangan mong humarap ng bebentahan para makuha mo yung pera, para kumita ka. Itong gold, pumunta ka lang sa Cebuana, M. Liberier, Tambunting, may pera ka na instantly. Hindi ka na mahihirapang maghanap pa ng buyer in case na gusto mo siyang ibenta na. Next na dahilan is tumataas ang value. So, tumataas ang value ng gold. Hindi katulad ng mga bag mo na pag na-scratch, bababa na yung value niya. Like for example, itong wallet na to. So, itong wallet na to, binili ko siya for 3,000. So, mura na yon guys, considering sa mura na siya kasi malaki siya. Bulky, madaming lagayan. So, ito naman, isa na to, and binili ko din siya for 3,000 plus. So, pakita ko sa inyo. Ito ay 21K na gold. So, pares ko silang binili ng more than 3,000. So, mura lang ang pagkakabili ko dito, guys. No? Alam ko, hindi ko na maalala kung ilang grams to eh. Parang more than 2 grams ata. Hindi ako nagkakamali. Or more than 2 or almost 2, hindi ko na matandaan. So, ito binili ko ng 3,000. Ito binili ko din ng 3,000. So, ang pinagkaiba nito, guys. Ito, pwede ko siyang gawing investment. Pero once na ma-scratch siya, bababa ang value niya. So, kailangan ingat na ingat ka. At may chance pa na mabakbakan. Mabakbakan ito. Oras na mabakbakan to, mamantsahan, ma-scratch, bababa ang value nito. At habang tumatagal, habang lumuluma to, bumababa din yung price niya. Unlike, kung ito yung binili mo, puro ganito. So, low maintenance, nakakasigurado ka na kung magkano mo siya nabili,
mas mataas pa mo siya maibibenta in case or kung gusto mo man siyang isanla, may value pa din siya. Hindi katulad nung binili kong wallet na yun. So, hindi ko naman sinabing huwag tayong bumili ng mga ganyang bagay. Pero sinasabi ko lang, kung halimbawa, mahilig kang bumili ng mga bags, ilang ganyan, ilang ganito yung mga binili mo, kung binili mo yun ng gold, mas kumita ka. Yun lang yung point doon. So, next na dahilan, guys, is yung gold, yung investment, klase ng investment na pwede mo yung isuot. Diba? Pwede naman din tayo mag-invest sa bahay, sa lupa, pero yung mga investment na yun, hindi mo siya nasusuot, of course. So, gold ay isang klase ng investment na pwede mong isuot. Next is, pwede mo rin siyang ipamana. Next na dahilan, pwede mo siyang ipamana sa iyong mga anak or wapo, kahit sino man na gusto mong pamanahan, mayroon pa rin siyang value. Next is low maintenance. Kasi ang mga bag natin, mga camera, mamahalin, kailangan yan minimaintain mo sa magandang temperature or else lulutong yung leather, pati yung camera mo masisira. Unlike yung gold, palinis mo lang minsan-minsan, masira man siya, hindi naman mahal ang paayos ng gold. Halimbawa, nasira siya. Unlike, mas mahal pa pag nagpagawa ka ng bag mo. Mga signature bags mo, pag pinagawa mo yan, mas mahal pang panggawa niyan kisa sa pag nasira yung gold mo. So, next is, ang gold ay pwede mo siyang emergency fund. Halimbawa, wag naman sana, pag magkaroon ka ng emergency, pwede ka lang pumunta sa mga sanglaan. Para sangla yung gold mo, meron ka na agad pera. Hindi siya kagaya nga ng mga bagay na meron ka na kailangan mo pang maghanap ng buyer, mahihirapan ka. Like for example, ang lupa, matagal siyang ibenta, guys. Although, yun nga, malaki ang kita, pero matagal bago ka makabenta. Hindi naman siya agad-agad na maibibenta ang lupa. Matagal din bago ka kumita ng malaki. Kailangan mong pataasin muna ng ilang taon ang presyo ng lupa. Tsaka, mas madali lang ikaw nakapag-invest dito kasi mura lang siya. Kung gusto niyong malaman kung saan maganda ang bumili ng gold, gaya nung nabili ko na yun, mataas ang sanla niya, pinacheck ko kay nanay, mataas ang sanla niya. Hindi nagkakalayo yung sanla at bili ko sa presyo ng sanla pag sinanla mo siya. So, marami kong alam kung saan ang magandang bumili ng gold. Marami sa atin nakala, pinakamababang bilihan ng gold sa atin is yung pin or recto, nagkakamali kayo. Meron pang isang lugar na alam ko kung saan pwede kayong bumili ng gold na mura. So, kung meron kayong questions, itanong nyo lang, comment nyo lang dyan sa ating comment box. Sana kita tayo ulit sa next kong vlog. So, yan muna ang aking share ngayon. Sana may natutunan kayo. Ang challenge ko sa inyo ngayon, bilangin nyo ilang bag ang meron kayo sa closet nyo ngayon. Bilangin nyo kung ilang shoes ang meron kayo ngayon. Compute nyo lahat yun. Doon nyo malalaman kung ilang gold sana yung mabili nyo. At kikita, posible yung kinita. So, yun lang. So, thank you so much. Please don't forget to like and share and subscribe. Thank you so much.